Up Close and Personal with Pambansang Bay, Alden Richards. Tila tumitigil ang oras tuwing tanghalian, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga terminal ng mga pampublikong sasakyan tumitigil sa pasada. Ang mga tindahan pansamantalang nagsasara. At ang mga opisina, istrikto sa implementasyon ng kanilang break time. Ang lahat daw kasi, nakatutok na sa kani-kanilang mga telebisyon para sa kauna-unahang teleserye, sa Philippine TV, ang pinakabagong handog ng longest-running noontime ng bansa na Eat Bulaga, ang hashtag Kilig Pamor. Sikat nga noon ang tambalang hashtag Aldob na pinagbibidahan ng kapuso yung actor na si Alden Richards at ng tinaguri ang Dob Smash Queen na si Maine Mendoza na kilala bilang si Divina Ursula Bokoba Mash o Yaya Dob. Tampok din siyempre ang pinakamalalaking balakid sa kanilang pagmamahalan sina Lola ni Dora, Wally Bayola, at Frankie Arenoli, Jose Manalo. Mula ng aksidenteng madiskubre ang love team na hashtag Aldob, araw-araw na nilang pinakikilig ang mga manunood mula sa iba't ibang parte ng mundo. Lahat nakatutok kung kailan nga ba ang tamang panahon upang sila ay magkita. Bago pa maging worldwide phenomenon ang kanilang love team na itampok na sa KMJS si Yaya Dob. Larawan pa siya noon ng isang soplada at walang imat na dalaga tila nagmana kay Lola ni Dora, ang istriktang Donya. Pero si Yaya Dob tila napalambot ng isang Alden Richards. Pero sino nga ba naman kasi ang hindi kikiligin at hindi maaakit sa kakaibang charm ni Alden, ang itinuturing na ngayong pambansang bay ng Pilipinas. Guwapo, mabait, may talento, madasalin at may magandang disposisyon sa buhay, ano pa nga ba ang hahanapin kay Alden? Eksklusibong nakapanayam ni Miss Jessica Soho si Alden. At dito, ibinahagi ng binata ang ilang detalye sa kanyang buhay. Narito ang ilang bahagi ng panayam. J.S. Alden, una sa lahat, thank you ha. A.R., thank you rin po, Miss Jessica. Thank you po for having me here. J.S. Unang-una, ang totoong pangalan mo raw ay Richard Falterson Jr. A.R., yes po. J.S. Sounds foreign. A.R., it's foreign po. Ms. Jessica, my dad po is half American but I never got the chance to meet my grandfather kasi after a few years before pagkapanganak po ng grandmother ko sa dalawa niyang anak, umalis na po yung father nila for the States. And then they never saw each other again so hindi ko na po nakilala. J.S. Pero, ano yun? Nararamdaman mo ba na may dugong Amerikano ka o Pilipinong-Pilipino? A.R. Ako po, Pinoy by heart and by deed so 100% pure Pinoy po. J.S. Laking Laguna. A.R. Laking Laguna po, Santa Rosa. J.S. Promdi. A.R. Promdi. Proud Promdi po. J.S. Alden, anong pakiramdam na kahit saan ka siguro magpunta ngayon talagang sobra yung effect mo sa tao? Anong pakiramdam noon? A.R. Nakaka-overwhelm po siya Ms. Jessica, to tell you personally po, iba yung feeling na since I started with Eat Bulaga, yung pagtanggap po sa akin ng tao ngayon, mas tumindi, mas uminit. At saka natutuwa po ako na kapag gumagawa ako ng mga out-of-town shows, talagang fan po sila ng Eat Bulaga, and fan po sila ng Aldob Tandem. Pero I try not to put it sa isip ko po, lagi lang sa puso kasi syempre pag nagsimula po yung paglaki ng ulo ng isang artista, doon po nagsisimula mawala lahat at so yun po, relax lang, kalma lang. J.S. Hindi pa nababasag yung eardrums mo sa TV. A.R. Music to my ears po, Ms. Jessica. Mas nakaka-motivate po na alam ninyo yun. Parang na-appreciate nila yung presence mo, you've been there sa venue kung nasaan sila. And mas nakaka-encourage mag-perform. J.S. Ikwento mo nga paano ba na-discover tong Aldob? Aksidente lang daw. A.R. One day? Sabi po nung mga taga-Eat Bulaga ko, Alden, gusto mo bang manood ng Juan for all for Juan sa stage? Sige po, okay lang po. And then, pinapanood ko si Kuya Wally doing his comedy. And then, bigla po siyang nagtanong kay Yaya Dob kung anong masasabi niya sa mga nag-tweet. Tapos nung pinitik po kay Yaya Dob yung camera, nagda-dub smash siya. Tapos nandoon lang naman po ako, nanunood. And then, swinich din po sa akin yung camera. Tapos out of the blue, parang bigla pong na-distract si Yaya Dob. So, natural po na natural yung pagka-distract niya, so parang may kilig po ng konti. After po noon, doon na po nag-start dire-diretso na po. J.S. Doon pala nagsimula yung phenomenon, sa cutaway. A.R. Doon po, sa cutaway. A cutaway love story. J.S. Pero mukhang may chemistry at diba? A.R. Yes po, nakakatuwa kasi the good thing about po this tandem, Ms. Jessica, personally po hindi pa kami nag-meet. J.S. Talaga. A.R. Promise po, 100%, never ko pa siyang nakikita, we don't text, we don't call each other, we don't mention each other on social media.
So that maintains the mystery po it, the magic, that's what you call it po. So siguro kahit ako po personally, as Alden, na-excite na rin po akong makita siya kaya lang siguro, sabi nga po ni Lola ni Dora, sa tamang panahon. JS, para na kayong nag-start ng pop culture on your own. AR, yes po. Kasi yung sa tamang panahon po, ang context po kasi talaga niyan is very educational naman po, kumbaga sabi po ni Lola ni Dora before sa isang episode po, lahat ng bagay po hindi dapat minamadali, lahat po ng bagay pinaghihirapan. Hindi porket nagpansign up kayo na. Hindi porket nag-text-text at love agad. JS, pati ako, nahook sa Aldab. AR, thank you po, MS Jessica. JS, pero wala ka bang girlfriend? R, wala po ngayon. Single. JS, ito pa ang hindi nila alam sa backstory mo, hindi mo pumasa si Alden sa Starstruck hanggang top 60 lang siya. AR, hindi po. JS, so anong ibig sabihin noon na ni hindi ka nakapasa sa Starstruck pero heto ka ngayon? Av, doon po sa Starstruck part, MS Jessica, aaminin ko po talaga sobra po akong na-destroy. Na-instroy niya po ako after nung nangyari yun. Nawasak po ako kasi ginagawa ko po ito, kasi ito po yung pangarap ng mommy ko sa akin po nung nabubuhay pa siya. JS, ayaw kitang ayakin, pero I'm sure kung nasaan man ang mommy mo ngayon, proud na proud siya sayo. AR, yes po, sana. JS, anong sinasabi mo pag sobra mo siyang namimiss? AR, minsan po, minsan pag may time, kakausapin ko siya sa bahay pag uwi ko, pag mag-isa na lang ako sa kwarto ko, nagtitangkyo po ako sa kanya. Kasi ako po, naniniwala po ako na if you have a deceased loved one, siya po yung pinaka-bridge mo towards the Lord. Siya po yung pinaka-messenger. So yung mom ko po yung naging messenger ko kay Lord, kaya malakas po ako kay Lord, yung dasal ko po lagi niyang sinasagot. JS, katulad din ba ng tipikal na istorya ng mga artista natin na eventually sila yung nagtataguyod ng kanilang mga pamilya? AR, yes po. Tinutulungan ko po yung father ko. Yan po, yung sister ko po, gagraduate na po next year ng college. JS, ikaw ang nagpapaaral. AR, yes po. Ang dami na rin pong nabago mula po nung nag-artista ako kasi ito pong showbiz, napakalaking opportunity po sa isang tao, napakalaking bagay niya, napakalaking tulong niya para makapagpabago ng buhay. So it's really upon the person kung paano niya po ihahandle yung career niya. Kasi ito pong showbiz very extreme magbigay yan eh. Kapag hindi po na-handle ng mahusay yung fame, yung popularity, yung benefit ng showbiz, mami mislead din po kayo. So dapat talaga you know how to take care of it. JS, so what are you doing para hindi ka maiga despite everything that you're enjoying now? AR, ako po, dasal lang po, MS Jessica. Napakatotoo sa sarili po, sincere na prayer po every time. Never lose the connection po with the Lord kasi pakiramdam ko po since nung nakilala ko po talaga yung Panginoon ng totoo, siya na po yung nagliled sa akin at wala na po akong ginagawa. JS, napanood rin kita sa ibang TV shows mo. What sets you apart, magaling kang Marte. Yung acting mo daw, yun daw ang bentahe mo talaga. AR, yes po, yun po yung isa sa mga minahal ko rito sa show business, MS Jessica, more than anything po taga. Siguro po yung pagpapakyut, ginagawa ko po yan for the viewers, for everyone, yung singing, yung dancing is for everyone. Yung acting po, ginagawa ko po to para sa sarili ko kasi I'm an actor by heart kaya yung pagmamahal ko po sa craft, yung pagmamahal ko po sa mga role na ginagampanan ko, talagang lahat po binibigay ko. JS, Alden, ang gaganda ng mga break na napunta sa'yo from the start, diba yung The Road, highly acclaimed na movie yun at panday. Tapos nung minsan gumawa ng plug ang GMA on Our Heroes, akalain mong si Jose Rizal ka. AR, yes po. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa network sa mga break, MS Jessica, kasi never ko pong na-feel na napabuyan po ako. JS, bigla kang pangatok ng bonggang-bongga. So saan mo kaya nakikita pa yung sarili mo na papunta? AR, siguro po, sana po wala lang pong magbago sa support ng mga supporters, ng mga naniniwala po sa akin, yung suporta po sa lahat ng mga ginagawa ko kasi kung hindi po sila magsasawa, hindi rin po akong magsasawang gawin yun para mapaligaya sila. So siguro po 5 years from now, MS Jessica, tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagpapaligaya po ng mga kapatid.